Pag po maganda sa bulos, masampat. Oo. Pag sa kabuluan naman po, mutampa. Yun mga kalikotsero, good afternoon. Ano? So nandito tayo ngayon guys sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Yung tinatawag nilang Corona. Kasi bakit Corona? May hari ba dyan? And guys, ito yung sitio Kambubuyugan. Yan. Ano ibig sabihin ng Kambubuyugan? Marami ba ating bubuyog dito? Ah, sige guys, mamaya tatanungin natin si ate ano, kung bakit Kambubuyugan. So intro muna ako. Nandito nga tayo sa Kambubuyugan. Itanong ko lang kay ate. Ano, teka, hindi ko pa alam ang pangalan ni ate eh. Ay ate, magandang hapon. Paano po kaya naging Kambubuyugan to? Ang sabi ho nung mister ko, nung araw daw ho kasi dito maraming bubuyog. Hindi naman ho talaga dati dito sila nakaano. Nakatira at mabubuyog nga daw po dito sa itong lugar. Ayan. So yun guys, ano, nung narinig ko yung Kambubuyugan, parang ang pumasok sa isip ko, yun nga, bubuyog, no? Alam niyo yung... B pala, family. Ayan, so, ate, anong pangalan mo po? Maribik po. Saan po kayo talaga nagmula? Sa Dinggalan? Aurora? Ako ho, sa Tubong Kamatsing ho talaga ako. Oh, malapit lang siya sa bayan, ang Kamatsing, tama po ba? Sa, yun ho, kasing Kamatsing eh, sa taas ng Akli eh. Opo, opo. Ayun. Pero nakakasako po ay doon niya, Remedios Trinidad. So, kayo po ba, ate, ulit po ba? Ate Maribik ho. Ate Maribik, kayo po ba ay parang katutubong kabalat? Katutubong dumagat ho kami. Dumagat, opo. Kasi ho, yung nanay ko, saka yung tatay ko, may ano hong dumagat. Kumbaga, meron na rin ng Tagalog. Opo. Meron po kayong katutubong salita, di po ba? Ngayon po ba ginagamit pa rin ba yun o Tagalog na din? Karaniwan ho, Tagalog na. Pero may, alam kayo po, alam nyo pa po yung mga salita nyo. Yung iba ho. Meron pa po bang mga hanggang ngayon yung ginagamit nyo yung sariling wika nyo, meron pang pagkakataon o more on Tagalog na talaga? Ariang mahusay dun. Sige, pupunta natin mamaya si Ma'am Arlene. Ako kasi ano? Konti lang din yung kukuha ko na. Guys, ang bukas nga pala ay pupunta kami sa sitio Maugat, ano? Mas malayo pa po dito. So, ito po ay isang sitio rin ng Kambubuyugan, pero yung sitio Maugat, kung saan po ay malapit sa ilog ng Sumakbaw River. Ang ano po nun ay, kung alam nyo po yung national park na Minalungaw, ano? Yun po ang karugtong ng ilog na yon, bandang itaas lang. Pero po ang Minalungaw po ay parte ng Nueva Ecija. Ito pong Sumikbaw, Nueva Ecija, Bulacan pala. Yung pong umiray. Sumakbaw. So ibig sabihin yung pupuntahan nating Maugat, sitio Maugat ay Bulacan po. Bulacan. Pag tumawid, parang boundary yon. Ayun guys, so nalaman na natin ano. Boundary pala 'yon ng Nueva Ecija at Bulacan, yung ilog ng Sumakbaw. Maugat ho. Maugat. Sitio po Maugat. Oh, yung Sumakbaw River,
Yun po yung pinaka-boundary ng Nueva Ecija, Bulacan. Ayun. So ngayon, nalaman na natin. Ayan, tanong po natin kaya Ate Maribik para yung mga shout out po ay sinilang sa Kamatching. So gano'n po karami yung ano? Ang dami mga guys. Kanina na pa to, no? Yung mga nagpupunta rin ito, mga turista na yan, ano? Sila. Mga estudyante siguro yan. Padalawa-dalawa sila eh. At pag ganyan, may mga tourist guide naman yung mga yan, no? Meron mo? Ano bang, bukas, malalaman natin, ano bang mga meron dito sa Kambubuyugan? Ano bang mga, meron bang mga tourist spot? Ano bang mga pinapasyalan dito kadalasan? Dito ko sa Kambubuyugan, ang pinapasyalan dito, yung kuwan. Ano na nga yung binuksan nila dyan? Ayun, Kayangot Falls ho. Kayangot? Kayangot Falls? Oo. Yung gano'n po kalayo yun magmula dito? Sa kabila po yun. Kabila nitong bundok na yan? Oo. Naku, mukhang malayo ata. Mas maganda ba siyang punta ng ganitong panahon o kailangan summer? Mas maganda ho, mas nagagandahan sila ngayon kasi yung agos ng tubig malakas. Yung talon niya, may tubig. Eh pag ho kasi pag-araw wala. Ayun. So yun guys, marami pa lang mga kailangan, mga pasyalan dito. Ayun. So, Ate Maribik, ano ho ba yung mga, meron ka ho bang mga sample na salita ng mga katutubong wika nyo? For example, yung bakit, di ba sa Tagalog, bakit? Sa salitang katutubo nyo. Dalawa po ang salita ng katutubo. Ano po? Dalawa po. Ah, dalawa. Sa dumagat po dalawang lingwahe na. Lipat muna ako kay kay Ma'am Arlene, Ate Maribik. Ano, Ma'am Arlene, ano po yung si Ma'am Arlene pala, ay siya yung BHW, no? Yung barangay health worker dito sa Sityum Kambubuyugan. Ano po ang salita na dalawa? Ano po kasi, yung kaya po dalawa siya, yung isa po, bulos. Bulos po. Yung bulos. Yung tawag. Yung isa naman po, kabulawan. Kabulawan. Opo. Yun ang tawag ng salita? Opo. Kasi kahit po katutubo, may dalawang lingwahe pong ginagamit. Pero halos similar ba o magkaiba po? Hindi sila halos nakakaintindihan. Yung iba po kasi, naiintindihan yung bulos, naiintindihan din po yung kabulawan. Tulad po ng tatay ko, alam niya yung bulos, alam niya yung... Marunong siya sa magsalita ng bulos at marunong siya magsalita ng isa? Kabulawan po. Kabulawan. Marunong mag-English ita. So guys, ito yung katangian ng Pilipinas sa napakaraming lingwahe na meron tayo. Di ba? Pumunta ka lang, tumawid ka lang ng dagat o pulo, iba na po ang salita, di ba? So, gano'n, no? Gano'n kanya-kanyang lingwahe. Magbigay ka nga, Ma'am Alin, ng sample ng salita ng bulos at saka nung ano. Halimbawa, Tagalog, o di ba Tagalog, sample ito. Gamit, ano? Sa bulos, ano ho yung gamit? Sa amin po kasi, ako po kasi ay bulos. Oo. Sa gamit po, gamit. Gamit. Ganon din po yun. May pagkaka... Halos magkatunog lang. Pero marami po salita na hindi rin siya parehas. Hindi siya pamilyar, hindi siya parehas. Tulad po dun sa bakit. Yung bakit po sa aming bulos, biyakot. Biyakot. Pero sa kabulawan po, antuman. Malayo na, malayo talaga. Ilang taon kaya ang pwedeng ano, para matutunan yung mga salitang yan? Yung iba po kasi madali lang pag po... Nag-aano dun sa ginagawa nilang libro. Ah, meron po kayong ano? Nag-aano ho siya eh. Sa DepEd? Oo. Sino bang tatay? Si? Rogelio. Tatay Rogelio is, ano po, ano mo ba yan? Tatay mo. Gumagawa si Kuya Rogelio ng libro? Ano po, kasi ang DepEd na... Kailangan po hindi mawala yung mother tongue po ng katutubo. Ah, okay. Kaya ginawa po nila, nagsama-sama po yung lahat na may mga ano. Galing ano? Sinasalin po nila yun. Oo, programa ng DepEd yun. Tulad po dito sa elementary, yung pong alphabet, di po ba A, apple, dyan po hindi. Kabulawan po yung ginamit. Inano nila na ano yung sa kabulawan, ganun po yung ginamit nila. Para po matandaan din kahit ng mga bata. Napaka-importante ng mga ganun na hindi na kailangan mawala. Kung hanggat merong Pilipinong nabubuhay, dapat nandun din yan, ano.
Kasi yan yung diyan nagmula ang ating lahi. Di ba? Bago pa lang tayo nasakop ng mga dayuhan eh, meron na talaga ng original na mga nakatira dito. Di ba? Eh doon ba sa ano eh, di ba? Sa Kabuloan ba yung masampat? Yung tampa. Ha? Mutampa. Sa Bulus naman yung masampat. Masampat. Sa Maganda naman po yun. Maganda. Pag po Maganda sa Bulus, masampat. Oo. Pag sa Kabuloan naman po, mutampa. Ano, parang hirap kasi yung tandaan. Natatawa ako guys kasi hindi, ngayon ko lang narinig itong mga ganitong lingwahe o ano, salita. Masampat daw yung abyang. Ano po yung abyang? Ay, yung Tagalog po yun. Abyang. Abeng. Pag po Tagalog, ang tawag ng katutubo, abyang. Tagalog is abyang. Sa masampat ka, masampat is maganda. Masampat ka, baby. Meron ba kayong mga sariling kanta rin o awitin? Na ganong, sa ganong wika? Sa ngayon po kasi isa lang yung, yun nga po, yung on-potok lang. Kasi yung iba pong mga ano, hindi na naisabi dun sa mga kabataan nga po. Nawala na yung mga kanta na. Kumusta naman yung ano, yung kinikwento mo na gumagawa pala sila Kuya Rogelio ng libro ng programa ng DepEd. Natapos na ba 'yon? Hanggang ngayon po hindi pa po, pero naka dalawang session na po sila. Ah. So parang on progress siya, no, ginagatuloy-tuloy. Dalawang punta na sila sa ano. Kasi sinabihan uli siya na mag-aano uli sila, magsasalin ho sila uli ng salita ng ano. O ba, hindi. Eh, pandemic naman nga ho. Mm-hmm. Kaya, parang na, ano yung schedule nila. Mm-hmm. Hindi natuloy. Sana kung may mga buyer nga ho, sanang katulad pa nung araw, mas mainam ho, sana nga yung yan, tukang hanap buhay ng mga... Pero, ang tanong ko po, yung humbang kagubatan dito ngayon, eh marami pa bang yantok ba dyan? Ay, o? Ngayon ho, eh basal na naman ho sa yantok dyan eh. Dahil walang masyadong... Alahong maraming nagyayantok ngayon. So ngayon, lumago yung mga yantokan na yun. Ayun. So maganda rin po yan, parang kailangan din ano, kasi mga ano po yan, mga magagandang mga product yung mga yayari sa yantok eh. Di ba? Mm-hmm. Eh ngayon po, Ma'am, no, Ate Maribek, ano po yung mga pinagkakita niyo po ngayon dito sa lugar ng Kambubuyugan? Ngayon ho, pinagkakakitaan lang ho dito ng mga tao, yung pakikipag-arawan lang dyan sa mga kuwan, sa mga nagpapatanim, nagpapatabas. Yung tabas, pero yun pong mga nagpapaaraw na yun, mga bagong mga na... Kasi po, papunta kami dito, iba't iba na po yung lugar na ang ganda ng nabibili na ng mga ano, di ba? Na dinidevelop na. Ganun po ang sinasabi nyo. Ganun po. Simula ho yata nung ka-pandemic, marami na ng mga mayayamang nagbilihan ng mga lupa dito eh. Oo. Halos eh, nauubos na ho itong ano sa kabibili eh. Kaya ang inaano nga ho namin, pinangangambahan namin, yung pagkayari ho ng bilihan na to, Disyempre, sa pormero lang naman ho yung maraming magpapatrabaho na yan doon sa mga nabili eh. Mm-hmm. Eh yun hong mga susunod na panahon na yan. Wala nang hanap buhay. Wala nang hanap buhay. Ang pinakamaganda po rito, sila mayor naman, ay may mga programa naman sila. Yung mga lovely, ano? Livelihood, ano, di ba, may mga ganon? Halimbawa, kung ito po ay mararating na ng kuryente, gaya po ang kalayakan po ngayon, unti-unti po ay dumadami yung mga mananahi. Gumagawa sila ng mga basahan, gumagawa na kung ano-ano mga, ano, tas, kasi nung nagkaroon nga ng kuryente na, marami na po natuto sa mga ganong ano gawain. Baka ganon din po dito kung dumating po ang kuryente rin. Pagka ho, nagka-kuryente dito, Maraming kasi may mga gumagawa na ng basahan na yung dito rin. Yung pong ano, yung sinusulot. Ah, yung ano lang, yung parang yung mayroon lang siyang frame na ano, okay. No. Ayun. So ang local na pamahala naman po may mga programa na naman. Maganda nga po, karating na dito ang kalsada.
nung una ba, Ate Maribek, wala pang kalsada, anong transportasyon nyo? Lakad lang talaga? Lakad lang mula dito hanggang Cebon. Mga ilang oras ho yun? Maghapon. Maghapon? Pag mabilis eh, hanggang tanghali ho, nakakarating sa Cebon. Ang pinakamahirap pa nakita kong daanan din sa may Manalmun. Di ba yung gilid nung pag dumulas ka, bagsak mo sa tubig? Puro kabatuhan. Oo, oh, puro kabatuhan. Nakita ko yun eh. Mapakahirap ng daan doon eh. So, maganda po. Ngayon, nagkaroon na ng mga programa. Andyan na si Kalsada. Ayan guys, maniniwala ba kayo na ilang bundok yung inahon namin eh? Dito mo po, may mga sasakyan na. Mga motor na, no? Nakita nyo, mga motor, mga service nila, mga motor. Yung tinatawag nilang kulong-kulong. So, yung ating mga kapatid na mga nitibo. Nitibo ang tawag sa atin eh, yung mga nitibo, no? Nitibo o ano ngayon? Ano yung tribo nyo? Dumagat tsaka Kabalat. O, ay unti-unti na po ay parang sibilisado. Oo, na sibilisado na. Eh si Ma'am Arlene nga po, eh anong oras na ba Ma'am Arlene? Alas 3 na po. Okay, tayo guys. may mga alaasa sila o si Ate Maribek, may ikaw na tsaka ano, mga kwinta sila, no? So, kaya malaki ang naging tulong talaga nung ang naupo namin ditong mayor, yung mag-asawa ho. Napakabilis na naging pag-asenso. Progreso ng ano, no, yung mga project. Sa daan namin. Tapos, nakilala niyo po ba yung unang mayor, no, si Nasirang Steve? Oo. Oh, nagtarabaho. Sumasakay ho ng kabayo papunta rito. Diba? Yung kasing asawa ko, nagbodyguard doon. Opo. Nung araw. Mm-hmm. Yun, isa rin kahangahangang mayor din yun, si Mayor Steed. Kasi hanggang bundok, paana ng bundok ng Sierra Madre, natutulog dito, tag-ulan. Kinikwento po sa akin ng mga nakausap ko ng mga pangulo eh. Ang komunidad ba dito sa ano? May mga eskwela na ba dito, Ma'am Arlene? Hanggang anong grades po? Grade 6 po. Hanggang grade 6 na. Ayun, tapos meron pong pinatayo sila Mayora na daycare center. Daycare center. Napaka-importante nun. Tapos yung high school naman po, Kalayakan. Kalayakan. May good news nga po tayo dahil magdadagdag na rin po ng 4 na room para sa high school sa kanya po yun. So, napakalaking bagay na ano. Kala dito sa bundok. Ha? Hindi, ganun yun. Mangyayari na patuloy lang naman ng, ano, ang proyekto ng mga local government. Eh. Ayan. Ganun ka na po katagal, Ma'am Arlene, na ano, BHW? Ano, magdadalawang taon pa lang po sa December. 2 years. Meron ba kayong sweldo dito? 1 year po kaming volunteer, tapos pag naka-1 year po, meron ng allowance. Hindi naman po siya sweldo na tinatawag, kundi honorarium lang po. Honorarium. Sa barangay po ngayon, may mga ano po na increase na nadadagdag po doon sa sahod namin. Pero ano po, kayo ba parang wala kayong mga job order na wala? Ano? O nga parang tamang honorarium na ano. Kaya malaking bagay na rin po, ano? Ang pinakamaganda rin, yung bukas palad din kayo sa pagtulong sa mga... Opo, halos lahat po ng lakad namin, volunteer talaga. Kanyang sariling gastos po namin. Ganun. Lalo po pag volunteer, tulad ko po isang taon akong tumatrabaho nang walang sahod, volunteer po yun, ala kaming tinatanggap. Sariling bulsa ko po yun. Grabe. Ito guys, makikita natin kay Ma'am Arlene yung kabayanihan niya, no? Sa kanyang sariling kaparaanan, ano? Kayo ba kinuha mismo na maging BHW? Ako or kasi, ikaw yung parang nag-presenta? Ako kasi yung BH po dito isa lang, dalawang sitio po. Kailangan po ng isa. Ngayon, nag-ano po yung municipal center po namin na kailangan pa ng isa pa pong magpapasok para dalawa po kami. Kaya yun, napasok po ako sa center ng... So, congrats. Ang ano po, barangay Kalawakan. Kalawakan. Ayan. So,
So, maraming salamat guys. Marami tayong natututunan sa kanila. So, sa hindi po nakakaalam, ano, nag-advance sa party lang po ako dito para po doon sa mga ibabibigay namin mga ano bang tawag doon? Food packs, ano, yung mga nakabalot na mga bigas, grocery. Sinerve ko lang po yung mga daanan. At makipag-ugnayan na rin po tayo sa pamunuan dito. Kasi yung pong sityo. Pinakalas na po ba, Ate Maribik, yung maugat? O mayroon pang nabubuong sityo pa? Last na po yun. Yun na yung pinakalas na sityo. O, tapos na banggit mo kanina na ikaw ay tubong Aurora. Dinggalan. Paano ka po napunta rito? Tumatawid lang kayo sa bundok? Hindi po, nag-bus po kami. Ah, bus pa, ganun. Sa kabanatuan po, tapos diretso po. O, kasi kung shortcutin mo rin dito yun, pwede naman, di ba? Opo, meron din pong daan, pero hindi na po namin alam yun. Yung matatanda nung araw, alam. Oo. Tapos pero, mayroon pang, ayaw ko kung nababalitaan nyo to, yung gagawin daw Rainbow Highway. Ito po, yung National Highway po. Ito to? Opo. Ayan, so ito, tapos po yan ang Aurora. Sinaupat na po yan. Mayroon ng mga sorbing ginagawa dyan ng project po yun ng national government eh. So ito pala guys, ano, yung nakikita nating kalsada na to. Ito pala yung magiging national highway, yung tinatawag na Rainbow Highway. Ito nga Rainbow Highway, napanood, narinig ko na to sa panahon pa ni Mayor Steve Paulino. Yun pala, talagang totoo na mayroong master plan para dyan. Pati yung ano yung magiging ano nung tulay yung So sana pagka natuloy yun, napakalaking ginhawa na sa mga taga rito. Mas malapit ang pagpunta doon. Ate Maribik, ano po yung mga kakulangan dito sa lugar nyo, kung sakali? Ano bang mga pinapangarap nyo bilang ikaw, bilang isang ikaw? Ako ang pinapangarap ko yung ano mapagkikitaan Tapos yung makarating ang kuryente. Magkaroon ng trabaho kahit yung mga babae. Merong natatrabaho sa kahit nasa bahay lang. Yung maturuan po tayo ng mga magandang ano na pwedeng panghanap buhay na po. Na hindi na po tayo pwedeng umasa sa mga natural resources ano. Yung naranasan ho bang kumuha ng uway? Ayantok. Nagyayantok ho ako eh. Doon ho ako lumaki sa pagyayantok. Ang ilang taong ka po nung ikay nagyantok? Nung simula ho akong naging sumasamang nagyayantok doon sa ina ko, 12 anos pa lang ho ako. 12 years old. Tapos? Kaya nga ho nung kung yung naibida ho nyo na yon, baka kasama pa ako doon sa mga batang nagdadala ng yantok doon sa Sibol. Na binabaluktot. Ano? May tanong ko lang po, ilang taon na po ba kayo ngayon? 40 na ho. 40? Oh, malamang nga. Iniiyakan ko yung yantok na pasampasang ko na yun. Yung kalatkat? Nasa kalatkat? Oo. Ayun. Kalatkat. Tapos mayroon pa ako nakikita na may bit-bit na dahon ng anahaw, pinakapayong. Oo. Ayun. Si Ma'am Arlene, nasubukan mo ba yan? Hindi. So, iba na ang panahon mo sa panahon niya. Yung mga anak-anak ko namin din na ho yung naranasan, pero ako, naranasan ko ho yung lahat ng klaseng mahihirap na trabaho sa buhay. Nagyayantok, nagbubuho, hanggang sa noong araw noong araw kasi hindi pa masyadong yung mahigpit. Ubra ka pang mag-uling. Yun, nag-uuling kami. Oo. Ganun, naglalapat ho. Lapat, oo. Sinusunong lang ho yun hanggang Sibol. Ganun. Kaya, tapos pagbalik bigas na. Oo. Hindi naman, ubra hindi namin idala sa Sibol kasi kuminsan nga, aalis kami dun sa kalumpit. Wala, hindi pa kami kumakait. Wala kaming bigas. Pag naibenta pa lang namin yun saka pagbalik pa lang kakain dun sa Sibol. Kaya, pagpaaho na, ayos na. Pagpapunta ron, umiiyak ako dun sa daan. So, sabi, naglalakad ka na may dala kang kalakal o yantok at wala kang kain? Oo.
Nung kasi ho eh dahil wala kayong pagkain, ganoon ano. Lumaki ho kasi kaming magkakapatid na bata pa kasi ho ako, hindi ko na naabutan yung tatay ko. Mm. Yung nanay ko na lang ay nagkasakit naman ng maaga. Mm. Kaya ho eh kami puro babae ho kaming magkakapatid. Kaya kami yung sariling sikap na lang din kami para mabuhay kami. Mm, talagang ganun. Survivor ano. Maigot ang nanay mo ay hindi bumitaw kundi tinaguyod din kayo kung paano. Yung mga bugsok na yun. Yun sinusunong yun. Pinapasan yun hanggang sibol yun. Grabe. Yung mga lapat. Isipin mo ang bugsok. Kaya lagi mo akong umiiyak noon. guys, hindi nakakalam ano, yung bugsok ko kasi. Hindi ho magaan yun. Ay, hindi ho kasi ho Bukawi no? Bukawi. Kasi kahit yung buho kaso lang, hindi mo naman siya madadala ng konti lang kasi 100 ang kailangan mong dala para bayaran yun. Oh, eh magkano lang yun, di ba? Magkano lang, mura-mura lang yun. Yung ano, yung 100 bugsok, 25 pesos lang. Sa Cebu pa ho yun namin inuwi. Isipin mo ilang oras mong itatravel na karga mo sa balikat, sa ulo, tapos hindi maganda ang daan. Mm-hmm. Hindi naman siya pwedeng ipaanod sa tubig. Ay, hindi ho. Kailangan. Grabe. So, etong nangyayari sa atin ngayon, parang nabago na yung ating estado ng pamumuhay na mayroon ng mga kalsada, may mga sasakyan na guys. Eh, ang laki ho ng tulong sa mga kagaya nyong mga kabalat or mga ka dumagat ano po? Eh, sa amin ho, napakalaki hong ginhawa talaga. Hmm. Kaya nga ho, nasasabi-sabi ko dun sa mga anak ko ngayon na hindi nyo na inabutan yung matinding hirap noon. Hmm. Pagka nawalan ka ng bigas, kahit na 5 kilo lang ang mabibili mong bigas dun sa pera, mauuwi ka pa rin sa baba, puro lakad. Oh. Sa aahong ka pa. Eh ngayon, maglilibot lang na nakamotor pa. E mantalang noon, hanggang simbol. Eh dito ho ba, walang mga alagang kalabaw? Wala eh, na. Eh ngayon ho, eh madalang na ho. Ang madalang na rin ang kalabaw. Ano? Motor na. Puro motor na. May mga kalabaw nagbenta ng kalabaw para kami niya ang motor. Ganon na po. Ayos talaga, no? Eh kagandahan kasi yung hindi kalabaw, hindi makakainin mo ng damo. Pag mainit ang panahon, hindi mo na pwedeng gamitin. Hihingalin na, 'di ba? Eh ngayon mayroon kang motor, gasolina lang. Hindi na po ano yung may kalabaw na maglalakad dito sa kalsada. Mas nasasakyan yung kalabaw tulad dati. Eh de, ngayon po pag naglalakad kayo nang medyo malayo, parang nagrereklamo na tayo na napaagod na ako. Hindi kagaya noon, talagang no choice kayo, no? Lakad ka talaga. Pag nananaanan pag ho nadadaanan dyan sa daan ng may mga sasakyan eh. Eh, nun lang hong ala pa kami sasakyan nagagamit. Hindi, naglalakad ho kami dyan. Pag may dumadaan sasakyan eh. Naikiangkas. Pagka balang araw eh, magkakasasakyan din kami. Ah, nangangarap po kayo. Ayun. Maganda po yun. May mga pangarap din po na ano, sana dumating yung pagkakataon na maging ganito tayo, di ba? Ayun. So pero guys, ano din, sa akin din eh, parang na ano ko ho yung buhay namin nung araw, parang napapanabigan ko yung buhay namin nung araw. Mm. Yan sa buntong, walang maraming iniisip, walang sakit na kami na yung kinatatakutan. Eh ngayong tama nga hong maganda na yung karsada dito, marami nang nakakapasok na sakit. Bakit po? Meron bang pagkakataon na nagkaroon ng COVID dito? Dito naman po sa amin, wala naman po nagkaroon ng COVID. Anong binabanggit ni Ate Maribik na nagkakasakit? Hindi ho ba nung ano na yan, pandemya eh, yung mga tao eh, hanggang sa nagbabantay ho riyan at baka may makapasok na sakit. Ah, naging pinangangambahan. Ayun po, po. Yung kinikwento mo pala, hindi mo maiwasang hindi mangamba. Ah. Pero wala naman talaga nakarating na sa... Eh, ayun. Dito sa amin, alahong nakarating ayun na sakit na yun. Ibig sabihin lang po, mahal tayo ni Lord. Eh, noong araw eh, kasi wala kaming nababalitaan ng mga sakit-sakit na yan. Hmm. Basta
Ate Maribik, may tatanong ako sa'yo kasi ikaw nagnganga ka eh. Ilan taon ka po bago nagnganga? Eh, nung ako yung nagnganga, ano na, may anak na ho ako. Mga 20 years old siguro, wala pa. Wala pa, mga... Meron po kasi nagsasabi ng mga matatanda na nakakausap ko na pag nagnganga daw, parang protection mo din sa katawan. Ako ho kasi kaya lang natutong humanga. Namana mo sa nanay mo? Hindi ho, madalas hong nagsasasakit nung ngipin ko. Eh sabi nung matatanda, humanga ka eh ka at nang mawala yung sakit ng ngipin mo na yan. Tama naman. Sabi gano'n. Eh tama naman nga ho. Hindi. Nawala ho yung pananakit ng ngipin ko noon. Ayun, si, si Ma'am Arlen, nanganganga ka po ba? Nanganganga ka din. Sinabihan ka ba ni Ate Maribik na sasakit ng ngipin? Hindi naman. Pero instead na sigarilyo yata, gano'n ang ano niya, no? Sa katutubo po yun. Parang pinakang kultura din po kasi ng katutubo yung pagnanga. Sabi kasi nung nanay ko, di baling magnanga kayo. Wag ano po ang gamit nyo? Ano bang gamit nyo? May bulak, ah, may bunga, may ikmo? Bunga ho, saka yung larena. Tapos tabako. Tsaka tabako. Yung, ay, ano, yung lari, abog. Yung larina po, binibili nyo yun? Mm. O, pati yung nga. Binibili lahat ng yung bunga ho, saka yung larena, binibili ho yun. Wala po. Ito naman hong apog, pwede ho kaming gumawa sa balat ng suso. Nung apog. Pero may nabibili din ho nung apog na ano kaya lang, maraming bato yung ibang nabibili. Hindi masyadong pino. Eh yung ano, yung ginagawa naming apog suso, eh mas ligtas pa yung apogin. Kasi ano yun. So yun hong suso, anong gagawin sa suso? Ihaw? Inaano ho namin, sinisigaan. Sinisigaan. Tapos pagka babayuhin mo. Pag ho kasi yun eh, na ano na, yung nasunog na ng nasunog yung magkukulay puti ho yun. Lalambot siya. Ah, hindi nyo dudurugin kung saan na siya madudurog? Oo, ilalagay ho sa isang lalagyan, saka medyo wiwisikan ng tubig, tapos i-aano dun sa baga, maluluto na ho yun, magiging apog na. Gano'ng katagal? Sandali lang ho eh. Akala ko dudurugin pa siya, hindi na pala. Hindi ho. Anong klaseng suso? Ito susong palipit. Anong palipit? Ah, di ang apog nun itim? Hindi po. Pag bunas ho, sa kulay puti na. Umuputi ho yun. Abo na. No? Ayun. Guys, marami tayong natututunan dito. Kulang ang oras natin dito. Time check, alas 3:15 na pala. Sige po at maraming salamat sa mga natutuwa ako kay Ma'am Arlen kasi yung sariling wika nyo, ang hirap, parang napakahirap unawain eh. Yung mahirap tandaan ano. Wala ho bang ano? Hindi makikita sa Google to, di ba? Usually yung ngayon, di ba, dati may mga encyclopedia, mga kapal na libro, may mga dictionary. Ngayon po, bali wala na kasi i-google mo. Mas high-tech na po. Ngayon yung pinag-uusapan natin sa yung inyong sariling wika. Wala, nasa Google kaya to? Kailangan siguran. Hindi ko lang po alam. Kasi nung sa Dinggalan po kasi nung araw, gumawa po yung taga, yung pong Amerikano. Gumawa po sila ng parang dictionary po. Kaya hindi ko po alam kung nai-attach ko yun sa Google. Kung meron po sa Google nun. Ayun. Nagawa sila nun ng ano eh. At saka yung kinikwento mo na ginagawa nila Kuya Rogelio na sa DepEd, maganda yun eh. Para meron palang ganun. Kasi yung kabataan natin ngayon, wala na silang masyadong knowledge kung ano, saan nagmula ang ating lahi eh. Tulad lang meron pong mga kabataan namin dito, hindi nila naiintindihan, hindi po marurunong. Ito ba, Ate Maribik, yung mga kabataan na yun, mga anak niyo po ba yan? Ilan naman anak niyo, Ate Maribik? Apat ho yan eh. Puro babae? Tatlo kong babae, tapos isang lalaki. Ikaw, ma'am?
May anak rin na kana po. Ilan po? Bali, apat po. Isang lalaki rin. Parehas. Sa ano nyo yata, mara, majority ang mga anak dito, mga babae, ano? Kadalasan, no ba? O, nagkataon lang. Kasi napapansin ko lang na mas marami. O, baka naman yung mga kabataang lalaki dito, baka nag-anak buhay. And yes, may mga riders, o. Dumaan diba dito kanina yan? So, dumaan ang minalungaw dito ang lusot. Ayun. So may lusutan pala rito guys na galing dito sa Bulacan papunta ng Nueva Ecija. Kaso lang yung mga ganong klaseng ano, yung mga big bike na mga anong tawag dyan? Enduro. Ano? Ayun. So yun, sige. Thank you very much sa oras. Panahon ni Ma'am Arlene at ni Ate Maribik. So ulitin po. Marami pong salamat.